Kapag si Father naman, Lord, over the body, the left and left arm, all for the skin yan, yun naman po ay mga salt water crocodile. So dito sa building po na to, 1 hanggang 5 years old na baby crocodile po yung makikita. Huwag ka daw maingay kay pag ano daw, may stress daw yan sila. Huwag maingay, ayaw na maingay. Just can you say? Ayaw na maingay. Just sabi ka daw pa. Sa iba naman. Meron din dyan. Malalaki guys. Malalaki? Ano mo, siguro. Yung kanilang population. So sila naman, less aggressive kumpara sa saltwater crocodile. Most of the time, aatak lang ang Philippine crocodile once na sinaktan po sila or naprovoke. At kasi na may iwas po sila sa tao, mahiyain po ang mga Philippine crocodile. Unlike po sa saltwater, kapag may pumasok sa kanilang territory, mas malaki po yung chance po na matatak. Very territorial po ang saltwater crocodile. So aside from po serving crocodiles ay mga ibon, like na Palawan to, yung Minor Piao, and then po yan sa Palawan. So, confiscated sila from illegal divers, domesticated na masyado. Nung dinala dito, so hindi na pwedeng mapakawalan po po sa water. So, yung mga malalaking crocodile po na nandito, pinapakain po namin isa hanggang dalawang beses lang po sa isang linggo. Mabagal po ang metabolism ng crocodile. Carnivores po sila. Pinapakain namin sila ng mga karnong baboy, baka, isda at mga limang kilo po hanggang isang pong kilo yung ibigay po namin na pagkain para sa buong linggo na po ito siya. So bago tayo makiat, remind ko po, pakiingatan yung gamit na huwag mahulog at huwag po magtapang kahit sa anong bagay para pagalawin po yung mga malalaking Kamu tempat apa?
Marabahay. Yung nasa right side, yun naman po si Marabahay from south ng Palawan. 30 to 40 years old. Dalaki din po yan. Salt water in Marabahay. Takot. So, kaya po sa mga crocodiles po na nandito, dati ko lang silang mga breeders, pero ngayon, na-transfer lang din na po ang mga crocodiles po na yan. Para mga crocodiles po na kumulong, hindi po hindi may mahulong. Ang mga crocodiles po, dati ko lang silang mag-produce po na po. 20 to 40 years na mga po yung silang nakalang halang, and ang mga laki po lang. Once a year lang po ang breeding season po ng crocodiles. Yung mga freshwater, kaya nila mag-breed po ng 30 up to 40 eggs. Yung mga saltwater naman, 40 up to 80 po na eggs. Pero 25% lang po ang survival sa mga saltwater. Isa nila lang po yung breeder, 80% naman po yung nakaka-survive. Eh, kumagal na siya. Dito sa bakit ang pera na naman po si Sir Gaw, Frank Sir Gaw na nasa pinagin po si 60 years old, na nakapin po yung chest on water, so kung napapansinig ko ang karamihan po sa kanila, hindi po masyadong lumaga daw, ganyan lang talaga po yung crocodile, kahimig lang po sila. Ganyan nila po yung mga number na most active ang crocodile sa gabi, and in daytime kadalas after o'clock sila, o kaya naman po ay nagpapahinga. Hindi rin po yung kasama ang tao sa diet ng crocodile, mostly for protection lang po yung ginagawa nila. Hindi yun nila sinasadya na makakain po o makaapag ng tao. Wala po yung sila kagayahan po na indistinguish and difference between human and animals. Hindi yan nila sinasadya na makakain ng tao. And then nakakapag-stray sila after 1 or 2 hours po yung mga adult crocodile. That's why 1 hour parang under 1 hour yung mga batang crocodile po. Hindi sila nakapahinga sa ilalim po ng tubig. Kaya lang nilang bawasan ang heartbeat nila na nasa 2 to 3 minutes per kapag sinabing soft water crocodile, naka-autory sa dagat pinakatira sa mga rigors pa rin sa soft water. Nagpapag na meron silang soft plants, kaya nila pag-survive. Si Lolo. Lagi na siya ng mga big crocodile po kayo, soft water crocodile po yan. At just dito, sa last crocodile po na nasa left side of crocodile po na ito ay female. Not, natakot ako lang. As well, yun yung kerana kita begini kerana kita nak kita kena hantar orang krokodil. Di kau nak kita nak? Ayam di atas kamera. Naman po. Palawan 30 and 45 po yung makikita. May bravo and bravo naman po yung nandiyan. Our exit was on the left side. Thank you so much po. Our stage po dito sa Raptor House. Pwede ganyan po. Sa nature park. Dito lang sa mga po.